You know. Kumusta mga kailaw? Welcome ulit sa YouTube channel ko. Maraming salamat na ulit sa pagbisita. Sa mga nahihirapan pa rin dito sa BIM, yung digital niya, at sa mga beginner, mayroon kang makikitang setup, info, manual, advance. Ang ituturo ko sa inyo ay ano yung mga function ng run mode, DMX address, invert pan, invert tilt. Yan po kasi ang mga madalas gamitin sa BIM 230. Ang BIM 230 po kasi, pag nakita nyo yung digital, sa taas po kasi yan ay makikita nyo, di ba, meron siyang parang Chinese word, saka may in, tapos 180. Wag niyo pong i-press yung Chinese kasi magiging Chinese word po yung ano niyo, yung mga sulat niyan, baka hindi niyo na maibalik. Yung in naman English word po 'yon. Ito namang 180 na nakalagay. Pinindot mo po 'yan, magre-reverse ang digital niya. Pindutin mo ulit yung 180, babalik po 'yan. Sa digital ng BIM 230 ay mayroon po kayong makikitang setup, info, manual, advance. Yung info ay dyan mo makikita yung total lamp of hours, kung nakailang oras na po ba yung gamit mo ng BIM, yung mga oras ng bulb niya, dyan mo makikita. Yung ano naman, yung advance, mga password po yan, company na yan eh, minsan hindi na po talaga ginagalaw yan. Kaya punta lang po tayo sa setup. Lalabas po dyan si run mode, DMX address, yung pan, tilt, ano po ang mga function nito. Yan po yung ituturo ko sa inyo. Isa-isayin natin para yung mga beginner na gusto pong matuto. Ito, i-explain ko po yung ibang mga, ano niya, mga settings. Hanapin niyo po si setup. Doon niyo po makikita yung ano niya, run mode. Ang run mode po ay diyan mo makikita yung DMX, kung anong nakaset, kung DMX auto o voice. Para mapili mo po siya, press niyo po yung okay. Magkakaroon po yan ng itim, tapos gamit ka ng down. Press mo po yung down kung ano ang gusto mong iset. Kung DMX, auto, or voice. Ngayon, pipiliin mo na siya kung gusto mo DMX, auto, or voice. Tapos, enter mo siya. Yun. Piliin mo na yun. Kapag nakapili ka na, press mo ulit yung OK. Then, back. Ngayon, balik naman tayo sa setup. Tapos, may makikita ka sa baba na DMX address. Yan. Kapag nakita mo yan, dyan mo naman isiset yung kung anong channel. Kung saan mo siya gusto ilagay. Sa scanner na, scanner 1 mo, scanner 2. Example, 001, scanner 1 yun. 017, scanner 2 yun. 033, scanner 3. 049, scanner 4. Yung nakalagay na yan, dyan mo isiset kung saan mo siya gustong ilagay sa scanner mo. Example, yung dalawang BIM 230 mo, lalagay mo sa scanner 1, di iset mo lang siya sa 001. Tapos yung pangalawang BIM mo, set mo rin sa 001. Kung gusto magdagdag, lagay mo sa scanner 2, yung mga parlid mo, pwede rin yun. Ngayon, paano naman siya iset ng reverse? Paano mag-reverse setup? Para ma-reverse mo naman siya sa yung ano niya, yung pan saka tilt. Para ma-reverse mo siya, hanapin niyo po doon na setup pa rin ang pipindutin mo. Tapos hanapin mo yung si invert fan. 'Di ba naka-off po 'yan?
Tapos yung invert tilt naman ay naka-off din yan. Kung dalawang beam 230 mo, gusto mo magsabay, ganito ang gagawin mo. Depende sa'yo kung alin ang sa beam 230 mo, ang iset mo, kung beam 1 ba or beam 2. Sample, kung beam 1 naman ang gusto mong, yun na lang i-select mo, hanapin mo pa rin, press mo pa rin yung setup, hanapin mo si invert fan. Tapos sa gilid nyan, makikita mo yung invert fan off. Kailangan mo siyang i-invert fan on. Tapos, ganun pa rin yung yung invert tilt, naka-off din yan. Kailangan mo rin siyang i-press ng invert tilt on. Ibig sabihin ng invert fan, ang ibig sabihin niyan ay rotate. Ang gagawin mo sa invert fan ay dapat naka-on. Tapos, select mo naman, hanapin mo naman si invert tilt. Ang ibig sabihin ng tilt ay up and down. Kaya ang beam 1 mo ay, ang nakaset sa kanya ay invert pan on. Tapos yung invert tilt on. Yun ang nakaset sa beam 1 mo. Yung nakaset naman sa beam 2 mo ay invert pan off at invert tilt off. Para mag-reverse po yung yung ulo niya, magsasalubong na po yan. Kaya ayun, reverse na siya. Yun lang po ang mga settings niya. Meron din po akong ginawang mga tutorial na sabihin ko how to use slide control. Kung pareho sa beam 230 mo, magagawan mo siya ng program. Magagamit po agad siya. Tapos meron din akong how to program beam 230. Pag-aralan nyo lang po at mapi-perfect nyo rin yan. Kaya lagi ko pong sinasabi na kailangan kabisado mo yung mga slide control channel niya. Yung mga function para madali na lang po kayo makagawa ng mga program sa DMX controller mo. Sana po ay mena-share po ako sa inyo. Maraming salamat and God bless all!